Hello mga Sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muli ang inyong Sangkay na si Sangkay Lons, muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagay ng lahat. Mapadito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega mega love shoutout sa inyong lahat. So Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val at Edna Kalingap Rob, sa lahat ng aking mga followers, supporters and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs and PWDs, mega, mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Ayan. Kumusta? Kumusta kayong lahat? So ngayong araw na ito mga sangkay, gagawa ko ng reaction video. Nakita ko itong video na ito kay Kuya Brooks, no? Ito ay patungkol kay Chona. So, mayroon akong kukuning video clips dito. Ipapapanood ko sa inyo. Credit dito kay Kuya Brooks, no? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Kuya Brooks, subscribe niyo po siya. Then kung gusto niyo na mapanood ng buo itong video na ito, puntahan nyo po ang kanyang YouTube channel. So, meron akong papakita sa inyo, sabi ko. Then, after natin na mapanood yung video clips na ito, ako'y magbibigay ng opinion o koro-koro patungkol dito sa video na ito. So, tara mga sangkay, panoorin natin. Sige, dapat yun. Wala ka bang ano dyan? Ay, grabe. Ang baho naman ng ano, aso mo. Siyo na, buti na ano. Patulog pa na papaliguan. Oh, God. Oh, yan, makaligit ito yung ano ninyo na Chona. Oh, ano yung ari dito? Parang bituka ng mga... Wala pa ako kuryente, ari. Oh, ano yan? Hindi ka na gano'n ng mga gamit mo? Paglaba, lagi pa ako may sakti. So yun mga sangkay, atin na panood na yung video clips na aking kinuha doon kay Kuya Brooks. Muli, credit dito kay Kuya Brooks. So pinuntahan ni Kuya Brooks itong KKK no yung tatlo. Si Chona and pagpunta nila doon wala si Chona, parang nagsiservice. So inantay nila na dumating. Pagdating nila nakita nila si Chona. Nakita natin. Kita diyan sa video na ito na kahit papaano yung aura ni Chona, kahit papaano medyo okay yung aura niya diyan. Ang naging problema dito no, yung bahay talaga ni Chona. Maganda yung harapan ni Chona, magandang tingnan ang bahay. Parang kaaya-aya tingnan. Kaso nga lang parang kagubatan nga lang kasi maraming mga halaman na mga nakasabit-sabit. Yun yung dapat ayusin ni Chona no, yung hindi ganun na parang nakagapang na yung ibang mga halaman sa harapan ng bahay niya. So dapat putulan niya 'yan para maging maganda tingnan. And nagulat si Kuya Brooks no pagbukas ng pintuan pagpasok niya, sumalubong yung aso, sobrang baho daw. Mapapansin natin diyan, sabi ni Kuya Brooks, ay grabe ang baho. So, halata talaga na si Chona, medyo may pagkadugyot talaga sa loob ng pamamahay, no? Kasi nga yung aso mabaho, siguro yung loob ng bahay mabaho din talaga. Sabi ni Kuya Brooks, buti Chona, natitiis mo ito. So, siguro si Chona, immune na siya sa amoy ng kanyang mga alaga, no? And isa pa na, alam nyo mga sangkay, nung napanood ko yung video na ito, nanghina ako. Totoo, sobrang nanghina ako. Parang hindi ko akalain na ganito yung itsura ng loob ng bahay ni Chona. Kasi ang ganda sa harapan, di ba? Ang ganda. So, kaaya-aya tingnan. Pero pagpasok sa loob, sobrang dumi. Tinalo pa talaga yung bahay na nasa squatter, no, na sobrang dumi. Kita natin yung dingding, yung mga wall niya. Sobrang dumi. Ako, nakakadiri tingnan, no? Tapos, makita natin yung mga damit niya, mga nakasampay, yung mga labahan. Tapos, nakakalat lang. Yung kwarto niya, hindi ko alam na kung bakit si Chona kaya niyang mamuhay ng ganyan. Dati talaga si Chona hindi ganyan, no? Hindi ganyan malinis. Nung umpisa, kita natin na maayos, malinis. Pero ngayon, grabe. Totoo talaga na nanghina ako nung nakita ko yung loob ng bahay na hindi ko na-expect na ganun kadumi, no? Nung kinumpronta siya ni Kuya Brooke, sabi niya na lagi daw siyang nakakasakit. Yan yung laging excuse ni Chona na lagi siyang nakakasakit, kaya hindi siya nakakapaglaba, hindi siya nakakapaglinis. Hindi naman siguro dahilan yun, no? Kasi hindi naman siguro araw-araw na may sakit ka, na nakalupay-pay ka dyan, na nakahiga ka lang dyan, nakaratay ka dyan, na para hindi mo magawa, maglinis sa loob ng bahay. Talaga naman, napaka-importante talaga ang kalinisan sa loob ng pamamahay, loob at labas ng pamamahay. No?
Tapos dito pa, no, kinumpronta siya, pinaamin siya ni Kuya Brooks kung talagang siya gumagamit pa ng ipinagbabawal na gamot. So sabi niya, umamin siya dito na isang taon na daw yung kanyang paggamit. So hindi rin tayo maniniwala basta-basta kay Chona, no, kasi nga alam natin na si Chona, ito lagi ang kanyang sinasabi, parang walang katotohanan ang mga sinasabi ni Chona. Oo, umamin nga siya na last year pa. So ibig sabihin talaga, nung mga interviews sa kanya noon ni na Kuya Panding, kung sino yung mga nagpupunta doon, ni na Erwin, sinasabi niya na hindi na siya gumagamit. So dito umamin siya na last year pa, gumagamit pa rin pala siya. So halata talaga na si Chona na walang patutunguhan ang buhay. No, dito mayroong sinabi din si Kuya Brooks, no, na sabi niya, may award si Chona once na nilinis niya yung loob ng bahay niya, na makita dapat pipinturahan, bagong pintura. Siguro talaga kung bibigyan man ng panibagong chance, another chance si Chona, sana, no, hindi abusuhin pa rin ni Chona yung mga taong tumutulong sa kanya, kasi nakakapanghinayang. Tayo na tumulong tayo dyan na makapagpabahay si Chona, tinulungan natin na magkaroon ng pangkabuhayan, pero sobrang bare na ngayon yung kanyang mga lalagyanan ng kanyang sa parlor, wala na, walang naibenta na. Umamin din si Chona na may mga naibenta siya. Di ko napansin kung nandoon pang tukador, no, yung tukador malaki rin yun, mahal din yun yung bili ni Kuya Val sa tukador na yon. Sabi niya yung lalagyanan lang ng damit. So biruin nyo yung mismong orokan na binili ni orokan ba yung tawag doon, yung drawer na binili ni Kuya Val, na lalagyanan ng damit niya, na ibenta din niya. So totoo nga siguro talaga, no, na yung isang tao once na gumagamit ng ano, ng ipinagbabawal na gamot, talagang kung anong meron siya na kayang ibenta, ibebenta at ibibenta para may magamit lamang siya. So nakakalungkot, nalungkot ako talaga na si Chona walang pagbabago. Si Chona, yung bahay, doon ako talaga sobrang naano nung nakita ko yung loob ng bahay na sobrang dumi. Parang hindi bahay talaga, hindi yung bahay na nakita ko noon nung pumunta ko ng House Blessings, no, na maayos, na maaliwalas, na maganda. Naakalain ko, yung buong akala ko na iingatan ni Chona yung bahay. So yun lang, no, mga sangkay, ito lang yung aking reaction patungkol dito sa video na ito, na totoo, nang hina ako nung nakita ko yung video na yon ni Kuya Brooks na sobrang dumi ng bahay. Para bang walang alaga, walang linis, no, yung bahay. So maraming salamat, mga sangkay, no, sa panonood dito sa aking reaction video na ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito, mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo magkanaroon. Paalam na, mga sangkay. Paalam.